This simple simplifies our responsibility. Para maintindihan natin na itigilan na natin kung ano-ano pinagkagagawa. Kung ano-ano ang mga pinapaikot, kinokontrol, ginagawa sa kapwa. Diba? Punta kayo sa ano? Wala yan dyan. Punta kayo sa 1 Samuel 15 verse 23. Ayan, nakapangiti na si Pastor Melissa. 1 Samuel 15 verse 23. Meron ba gusto magbasa? Meron pa bang microphone? Hello? Hello? Wala di oo po. Ano ka ba may kayo? Ibasa pastora. 1 Samuel 15 verse 23. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being. Ano yung, sino yung may witchcraft? Pakibasa. Ito yung microphone. Pastor, pakiabot sa kanya. 1 Samuel 15, verse 23. Pakibasa. Another version. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from me. Mm-hmm. For rebellion is like the sin of witchcraft. So, ang rebelde daw ay parang mangkukulam. Sino dito ang rebelde? Siyempre, hindi nyo tatasa ko ngayon. Kaya na pa man, ngayon nakita nyo sa Biblia, sinasabi, ang rebelde daw ay magkukulam. Sige nga. Pero sino makasalanan dito, tasa kamay? Kunti lang yung iba, hindi. Banal kayo. Pwede na yung labas. Sana punin na kayo ni Lord. Banal pala kayo, ha? So, kapag ka tayo ay nagkakasala, kanino tayo nagkakasala? Kay Lord. So, pag tama ba pag sinabi kong pag nagkasala tayo ay nag-rebelde tayo kay God? Yes. Yes? Agree? Yes. Eh, sabi sa Biblia, ano yung sinabi? Ang rebelde daw ay kamuha na mangkukulam. Sino makasalanan? Tasang kamay. Ayan, ang dami mangkukulam. Grabe. So naiintindihan natin, kapag tayo kumukontra sa kapwa, hindi tayo peacemaker, we are rebels. Nagre-rebelde tayo sa taong yan. So ibig sabihin, kumukulam mo siya. Tama ba ako? Amen. Sabi dyan. Sige. Consistent lahat ito. Yung pagiging mangkukulam, komplikasyon yan, mga kapatid. Gusto niyo mawala ang komplikasyon sa buhay niyo? Amen. Itigil ang pangungulam. Yung mga nawang-control, yung kailangan ganito ka, kailangan ganito ka, pag hindi ka ganyan, malilig kita ka sa akin. Magdidilata ang kapatid. Nung walang dumarating na ako dito, nakikita pa niya na pastora, nalilisip pa yung mata ko. Hindi na nalilis ka mata ko na basta. Hindi na masyado. Kasi hindi na pwede manlisik mabigat na eh. So you see, gusto niyo maging simple, itigil. And ano daw yun? And stubbornness is like the iniquity of idolatry. Ano yung stubborn? Tagalogin. Matigas ang ulo. Diba? So, pag matigas ang ulo mo, nasa idolatry ka, eh hindi ba yun ang number one na commandment? Thou shalt not have any other gods
So, kapag matigas ang ulo, nakayakap ka sa mga Diyos-Diyosan mo. Yes? Okay. Liwanag? Amen. May natutunan? Amen. Okay. Amen kayo dyan, mga mangkukula. Tawa kayo ng kami. Yung malakas ang tawa, yun ang pinakamalakas. Mamalakok pa! Super mangkukula! Simplicity is the secret to seeing things clearly. Simplicity is the secret of seeing things clearly. Okay, Matthew 11:25. All the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Sino daw? Kanino daw nire-reveal ang wisdom? Little children. Ano ba ang mga bata? Komplikado ba? Simple, di ba? Ano ba yung... Bakit ang mga bata mabilis pasunurin? Hindi stubborn? Bakit sila simple? Kasi mahal ka nila. Ang Japan is a monarchy, right? So this is a kingdom. You have an emperor here. Emperor. Bakit ang mga Hapon ay masunurin sa mga batas? Ha? They love their country, yes. Pero sino talaga ang love nila? Emperor. So kung love mo si God, hindi mo kukomplikahin ang buhay mo, tama. Amen. Matthew 6:33. Ulang ka, Pastora. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and everything will be added unto you. Matthew 6:33. Kingdom. Ano daw yung isisik? Kingdom. Ang kingdom ito, ang ganda ng position ninyo, mas maiintindihan nyo ang position mo kay God. Kasi alam mo kung ano ang galaw ng kaharian. Kasi nasa kaharian tayo eh. Japan. Nung pinag-aaralan ko to, biglang, oh, because I've been in England, and England is monarchy. We had a queen then, na nung natatrabaho ko sa England, konsumido ko, 25% kaltas ng England. Ng aking income tax. Siyempre, may SSS pa, may ganito, may ganun. Dami na tatanggal. Buti na lang nakikita ko. Kasi masipag ako eh. Ano ba unang-una kong trabaho sa England ko? Ano? Naglilinis ako ng kubeta. Naka-high heels. Some best at least, nilinis ako si Arnold Lalaki. May gumagawa ng milagro sa'yo kasi naka-make ako. Nakantay ako. Hindi ako umalis. Sana pa nandun sa... Hindi niya... Alam niya naglilinis ako, pinapadilig ko. Alam niyo, nililinis na ako doon. Eh, alam nila kung sino nililinis. Di ba? Maganda, sexy na, naka-high ears na nililinis. Nagmadali. Eh, ito pa naman yung kayabang-yabang na guwapo. Feeling niya, gan guwapo-guwapo niya. Naka, hindi niya na-eyeblush sa pagmamadali. Ang laki, grabe. So anyway, buti na lang, hindi naman ako nagreklamo kasi, di ba, wala ako ng work. Yun, naglilinis ako ng panya, ng kubeta, tapos naglalagay ako ng, sa mga vending machines, naglalagay ako ng kape, gatas, asukal,
chocolate niya. Pagkatapos nun, doon ako sa regular niya. Packer. P-A-C-K-E-R. Packer. Maliwanag yun, ha? So, ano yung components nila? Yung mga screws, binibilang mo yan. Isang ganun, kailangan isang daan. Bilis ko magbilang. Kailangan mahabay ko kung kamot lang na kamot. Nagay sa supo. Sinisil. Pag napagod ka lang, sisil. So, naglalagay ng ano. Anyway, nung nagkaroon ako ng pagkakataon magkaroon ng work na nananahimik ako. Hanggang sa napunta ako sa peace work. Yung ilalim ng mga kurtina, ganyan lang. Bsh! 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 Ganyan lang ako. Ganun ang kabilis na. Asar na asar sila sa akin kasi mas mabilis ako sa kanila. Tapos napunta ako ng Windsor Castle. Doon, yung favorito ni Queen Elizabeth yun eh, Windsor Castle. Pagdating ko nun, alam niyo yung kanyang grass parang velvet? Aww. Alam niyo yung velvet, di ba parang nag-shade-shade na ganun? Yung grass. Pag-inawakan mo ang lambot. Anong klase ito? Totoo ka, tapos naglapas ang mga kabayo. Nakaupo, ganyan kataas. Ito yung upuan. Ito yung kabayo, ganyan kataas. Laki ng ulo. Di maaabot yung ulo. Yung mata ang taas. Ganyan, tas ang lalaking ganyan. Yung mga pulis nakaupo doon, ang tatakas, lumabas doon sa bumukas yung gate. Yung gate na kahoy, lumabas yung mga kabayo. Yung kabayo nila yung may skirt yung paa. Ah. May balahibo yung paa. Ah. Na ano nila yun, na maintain nila yung mga kabayo. Yung mga kabayo.